Sir, syempre, wala tayo lahat dito kundi dahil sa kanya. And syempre, thank you so much din sa EASY, sa Empowered Consumerism, kasi napunta po ako sa opportunity na maganda. And thank you so much kay Doc Ed and Doc Connie Cabantog. And syempre, Upmile sa lahat ng training team. And syempre, hindi ko makakalimutan pa salamatan, syempre, Upline Mitch Diane Bito and Upline Adrian Bito. M8 and Mastermind Founders, and thank you so much sa lahat mga organizers and lahat ng mga nandito ngayon. Wala tayo kung wala yung mga malulupit at masisipag na organizers natin. And thank you so much. Syempre, hindi ko po makakalimutan yung taong nag-guide sa akin dito. Walang iba kundi yung mahal ko, syempre, si Mr. Rocky Rita Parente. Ayan. Siyempre, kung hindi dahil sa kanya, wala po kami dito. Ito po, kung wala yung grupo ko, wala po ito. And then, wala po yung grupo ko kung wala si Master Rocky na nag-guide. Kaya, thank you so much. And siyempre, sa B12, sa FFI, sa alliance namin, FFI, thank you so much. And siyempre, wala po ako dito ngayon kung wala po yung mga full-timers ko na nandyan, na kasama kong humahataw. And syempre, ito na rin yung way para mapasalamatan ko lahat-lahat ng OFW na nagtiwala sa grupo ko! Thank you so much! Kasi bakit? As OFW po, naiyak talaga ako. Sa lahat ng OFW na nagtiwala at sumubok pumasok sa ganito na opportunity, wag na wag mong bibitawan yan. Kasi ako, bakit? Ang dami ko ring sacrifices, lalo na ngayon, kasi katulad ni Upmile, yung tatay ko, natandaan eh. Sobrang, ang daming sacrifices. And last year, December, pumasok ako sa Elite Offline. Nag-goal ako na mag-hit ako ng 100,000. And this time, nag-hit po ako ng 200,000 per month. Sobrang sarap sa pakiramdam na yung pangarap ko lang dating OFW na kumukuskus ng inubeta ng amo ko, utos dito, utos dun. Nung pinasok ko po to, hindi ko siya pinitawan. Kumapit ako kahit ano yung pagsubok na bumangga sa akin. Kagaya ni Upmile, tatay ko rin, pamilya ko, kasi nakita ko simula bata kung gaano nagsacrifice yung tatay ko, mabuhay lang kami. And this time, yun yung pinaglalaban ko eh. Ayoko makita yung tatay ko na hindi ko maibigay yung hindi niya nakuha. Gusto kong payamanin yung sarili ko para madama yung pamilya ko at yung mga taong nagtitiwala sa akin at sa grupo ko. Lalo na sa mga OFW leaders namin. Ngayon, sobrang thankful po, sobrang blessed ng grupo namin kasi, nag-ano talaga yung blessing sa grupo ko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Sa totoo lang po, sobrang sakit ng nararamdaman ko kasi ilang taon na akong hindi nakaka-uwi sa amin. Then every time nakausap ko yung tatay ko, sinasabi niya sa akin, baka hindi mo ako abutan. Masakit sa akin yun. Pero natatakot ako. Mas pinipili ko pa rin to kasi alam ko, kapag pinili ko yung pangarap ko, mas marami pa akong matutulungang ibang tao at ang pamilya ko. At pinagdadasal ko na lang na mas bumilis pa yung resulta para mas makauwi ako ng maaga sa amin, para makasama ko yung tatay ko at makita niya na pwedeng gumanda yung buhay namin. Kaya sa mga OFW, nakagaya ko, huwag mong piliin na magtagal ka dyan. Kaya mong ialis yung sarili mo dyan. Kaya mong makalaya. Ipaglaban mo yung pangarap mo. Isipin mo rin yung sarili mo kasi hindi habang buhay malakas ka. Kailangan mong lakasan yung loob mo para makuha mo yung pangarap mo. Tiwala ka lang sa taong nagdala sa'yo dito. Tiwala ka lang sa grupo mo at syempre sa kakayahan mo. The moment na pagdadaanan mo yung mga bagay na i-discourage ka ng kahit na sino, tandaan mo, walang ibang tutulong sa'yo, sarili mo lang. Tulungan mo yung sarili mo kasi bakit?
kapag hinayaan mo yung sitwasyon mo ngayon habang buhay kayong maghihirap kasama ng pamilya mo. Kasi pag dumating yung time na hindi mo makuha yung pangarap mo at hindi mo na kayang magtrabaho, wala nang ibang tutulong sa pamilya mo at wala nang mag-aahon sa pamilya mo sa kahirapan. Kaya ngayon na may sahod ka pa, ngayon na malakas ka pa, ngayon na nandito ka, ipaglaban mo yung pangarap mo! Yes! Yun lang. Thank you so much. God bless. Once again, a round of applause to our top 1 mentor, Marisa Cudi.